isang pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma, ng katotohanan ito pag-usapan. At sa pagkakataong ito po, mga kapatid, ay tayo po ay magninilay sa atin pong ebanghelyo sa pagkakataong ito. Atin pong ebanghelyo ay kinuha po ayon kay San Marcos, Kapitulo 2, ang talata po natin ay 1 hanggang sa 12. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, natawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganun? Lalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitikong pinatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa," sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at humalis habang ang lahat naman ng naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, nakita po natin yung napakalinaw na pagpapahiwatig sa atin ng isa pong otoridad, no, na nasa ating Panginoong Hesukristo. Alam naman natin po na sinasabi ng Hebreo ng ating Panginoong Hesukristo ang pinakapunong pare ng ating iglesia o ng simbahan itinatag niya mismo. At bilang pare po, siya po ay nakakapagpatawad ng kasalanan. That also happen in our church na ang ating pong mga kaparian, without a doubt, ay nakakapagpatawad po ng kasalanan through the authority po na ibinigay sa kanila ng ating mismong Panginoong Hesukristo, na kung saan dito po sa ebanghelyo natin ngayon, ay question po yan ng mga tao noon. No? Even though sa panahon natin ngayon, in a modern time, ay marami pong katulad ng mga Pareseyo, katulad ng mga Hudeyo, na kina-question po ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Even though yung ating Panginoong Hesukristo during the time po na siya po ay nangangaral, ay kini-question po siya. Ano po yung kanyang mga actions gagawin, kini-question po siya. Ginagawa po na pinagchichismisan pa nga, no? Nagbubulong-bulungan pa sila. Tapos sinabihan pang lapastangan siya. Sino daw siya para makapagpatawad ng kasalanan? That's how, no? How ignorance ang mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, even though in our time. Ganoon pa rin po yung nangyayari. Dahil ang sacrament of reconciliation, o tinatawag natin na pagkukumpisal sa pari, ay magpasa hanggang ngayon. Marami pa rin ang hindi nakakaunawa. And sad to say, even though our fellow Catholics, no, nadadala po nila, mga kapatid. Ito yung ating responsibility sa mga nakakaalam. Paalam natin kung ano
kamakapangyarihan ang simbahan na ibinigay sa atin, kung gaano kamakapangyarihan ang authority na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa simbahan, and through sa mga kaparian niya, sana ay ma-share din po natin at maipaliwanag din po natin sa ating mga kasamahan, sa ating po mga kapatid, sa ating mga kaibigan, kung gaano kaimportante ang pagkukumpal. Grabe, no? May isang paralitiko na tinulungan ng apat na tao. Ang paralitikong ito ay yun. Pag sinabi natin paralitiko, paralyzed siya. Hindi siya able to walk. Hindi po siya makakapaglakad in his own. Kailangan siyang buhatin. And thanks to these four that has strong faith in our Lord Jesus Christ, na kahit anuman yung pagsubok at balakid sa buhay ay hindi sumusuko. Katulad nga ng last appeal ng ating Panginoon Jesucristo sa diary ni St. Faustina, Jesus, I trust in you. Because of the trust to our Lord Jesus Christ, ay nakuha po nila ang napakagandang gantimpala. What they did is, ganito po mga kapatid, ipinakita nila kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Sa dami ng tao na nagkatipon sa loob ng bahay ay halos hindi na talaga, no? Hindi talaga sila makapasok, no, sa loob. What they did, umakyat sila sa bubong. Paminsan-minsan po kasi mga kapatid, no, ang place na mataas, paminsan-minsan kailangan talagang buksan at ibaba. Yan ang pinaka kailangan natin gawin sa ating buhay. Our pride, or somehow, kailangan talagang ibabayan. No? Kung gaano man tayo ka-intellect, katalino, kailangan po natin mga kapatid na unawain din ang mga hindi po katulad sa atin. No? Ang ginawa ng apat na taong yon sa pagtutulong sa paralitiko mula sa bubong, no? Gumawa sila ng butas upang kanilang mailagay sa harapan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mula sa taas, ibinaba. Kaya dapat tayong lahat ay maging katulad din po nila. Let's make an effort in making our humility. Pagpapakumbaba po ng ating mga sarili. At what they did, hindi po naging useless. Pagkos naging mas matagumpay po ang kanilang ginawa. Dahil sa kanilang kinanoroonan sa taas, ay gumawa sila ng paraan upang ibaba, idulog sa ating Panginoon. Kaya nga, ano ang nangyari nung makita ng Panginoon ng kanilang pananampalataya at yung paralitiko? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Take note of this, mga kapatid. Ang sabi niya, anak. So, ito pa yung question ng iba. Hindi daw pwedeng tawaging father ang mga kaparian. Itinawag ang anak, ano itatawag mo doon? Chong? Tiyohin? Tiyoy? No? Uncle? Therefore, father siya. No? Kaya nga, sinasabi din sa Biblia, mga kapatid, San Pablo mismo ay talagang sabi niya, siya ay ama sa pananampalataya. So ang mga kaparian po natin, tinatawag nating father, not our biological father. Bagkos sila po ang ating ama sa pananampalataya. No? They are the shepherd of our soul. Yan. At yung napakaganda pong nangyari dito sa Ebanghelyo, ang pagpapatawad sa kasalanan ng paralitiko. And alam niyo po mga kapatid, for some reason also, bakit po nagkakasakit o meron po tayong mga iniindang karamdaman, ang mga tao po ay meron mga sufferings at may mga cancer, may mga karamdaman, may mga sakit po na kanilang iniinda, hindi po nila nalalaman o hindi po natin nalalaman kung minsan na ang kailangan pala natin is forgiveness, pagpapatawad, no, ng kasalanan. Dahil noong makita siya ng Panginoon, sinabi lang ng Panginoon, no, anak, pinatawad ang iyong mga kasalanan. And then because of that, yung mga marites sa paligid ay nagbulong-bulungan at sinabi nilang lapastangan yung Panginoong Isus. And knowing that,
sabi din ng Panginoong Isus, no? Ano ba ang mas madaling sabihin? Yung pinatawad na yung makasalanan o yung sabihin na buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? At sinabi pa ng Panginoon na papatunayan ko talaga sa inyo na yung anak ng tao, hindi na sinasabing anak ng Diyos, ha? Ibig sabihin, kasi yung ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag natin hypostatic union, yung sa kanya. Pag sinabi hypostatic union, 100% God, 100% man. Tunay na tao at tunay na Diyos. And He delivered, papatunayan ko sa inyo na may kapangyarihan ng anak ng tao. Ibig sabihin, bilang talagang mga pari, may authority talaga yan to forgive our sin. In John chapter 20 verse 23, sinabi ng Panginoon Jesucristo, ang sino ang patawarin nyo ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo pinatawad, hindi nga talaga pinatawad. So that's the authority that Christ given to them, no? At ipinasa yan sa mga kaparian. How to be sure? In 1 Peter chapter 2 verse 5, pari talaga ang papalit po sa mga apostoles. And ito po mga kapatid, after na deliver po ang paralitiko sa kanya pong kasalanan, after po sa napatawad ng kasalanan, healing. No? Iba kasi sa atin, karamihan yung iba sa atin ay hinahangad lang, ay kagalingan, healing lang. But with an effort, we don't really want to go to the priest and ask forgiveness for our sins. Hindi tayo pumupunta sa pare upang magkumpisal, hindi tayo pumupunta sa pare upang magpa-anoint. But then, yun yung pinaka-kinakailangan talaga. Kasi in James, no, mga kapatid, chapter 5, sinasabi doon, yung panalangin talaga ng kaparian natin ay, ako, talagang will lead us in our healing. Kaya nga, ang nangyari dito sa Ebanghelyo, forgiveness and healing. And sana po, mga kapatid, sa inyo pong nanonood ngayon, ay matanggap po natin yung forgiveness in healing po sa kung anuman ang nasa sa atin at nararamdaman natin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan. Sana po mga kapatid, no? Huwag niyo pong kakalimutan na palagi niyo pong tangkilikin ang PESMA Plus, pagninilay ng Ebanghelyo sa madaling araw. Paki-subscribe, no? Paki-follow, paki-like ang kanila pong channel. May God bless us all at sana ay patuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon.